umabot sa halos 160 milyong piso ang umano'y kabuuang kickback ni Senador Jinggoy Estrada mula sa kanyang pork barrel fund na napunta umano sa mga peking NGO ni Janet Lim Napoles. Ayon po yan sa report ng Anti-Money Laundering Council. Pero hinarang ng depensa ang pagpresenta nito sa korte kanina dahil hindi raw sila nabigyan ng kopya. Nakatutok si Bernadette Reyes. 90 pahinang inquiry report ng Anti-Money Laundering Council ang ipipresenta sana ng prosecution sa korte kanina. Dito nakapaloob ang mga detalye ng bank transactions na posibleng may kaugnayan sa pork barrel scam kung saan iniuugnay si Senador Jinggoy Estrada. Pero tumutol ang depensa dahil hindi raw sila nabigyan ng kopya ng naturang report at wala silang sapat na paghahanda. Kaya nagdesisyon ang Sandigan Bayan 5th Division na mamarkahan ang mga naturang dokumento sa preliminary conference. I'm totally unfazed. Kahit sino mag-testify, no problem with me, ha, personally. Basta as long as they follow the procedure, i-furnishan kami ng kopya. Nakakuha ang GMA News na naturang AMLAC inquiry report mula sa isang source. Base sa report, aabot sa mahigit 157 million pesos ang kabuuang kickback umano ng senador mula sa PDAF. Sa loob nga lang daw ng 30 araw mula sa mga petsyong nabanggit sa ledger ni Benhur Luy, kumita umano si Estrada ng mahigit 70 million pesos na tinanggap niya o sa pamamagitan daw ni Napoleon Labayen, Carl Dominic Labayen at Juan Tan Nang. Mahigit 80 million naman ang kickback umano ni Estrada mula kay JLN o Janet Lim Napoles o kaya sa JLN Corporation at inilipat kina Nang at isang Francis Yenko. Sinasabi rin inilipat ni Yenko ang pondo sa mga negosyo na kapangalan kay Estrada base sa SALN ito. I never authorized anybody, Mr. Nang, Mr. Yenko or whoever, I have never authorized anybody to meet him. Ayon pa sa AMLAC report, September 2013, isinara ni Estrada ang 4 na bank accounts na may pondong aabot sa 76 million matapos pumutok ang PDAF scam at mag-imbestiga ang DOJ. Ginamit din umano ng senador ang 2 sa 10 NGOs ni Napoles para sa implementasyon ng kanyang mga proyekto na popondohan ng PDAF mula 2008 hanggang 2009. Nanggaling sa bank accounts ng 2 NGOs na ito ang mga perang idiniposito sa mga nagsilbi umanong tulay ni Estrada. I think that is unfair for me na sabihin nila na meron na trace na pera ni Napoles papunta sa akin. But in fact, dun sa contents nung write-up dun sa dyaryo, nakalagay doon there was no trace na wala namang pera na galing kay Napoles na napunta sa account ko. Ayon sa inquiry report, may mga indikasyon raw na ginamit nga sa money laundering scheme ang mga inimbestigang bank account. Pero kailangan pa raw na mas malalim ang investigasyon para malaman ang lawak ng partisipasyon ng mga taong iniuugnay rito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.